Ecclesiastes chapter 50. Si Simon na mataas na saserdote na anak ni Unayas na sa kanyang buhay ay muling nag-ayos ng bahay at sa kanyang mga araw ay pinatibay ang templo at sa pamamagitan niya ay itinayo mula sa pundasyon ang dobleng taas, ang mataas na pader ng kuta sa palibot ng templo. Sa kanyang mga araw ang balon upang tumanggap ng tubig na nasa kumpas na gaya ng dagat ay natatakpan ng mga laminang tanso. Iningatan niya ang templo upang hindi bumagsak at pinatibay niya ang lungsod laban sa pagkubkob. Ano't pinarangalan siya sa gitna ng bayan sa kanyang paglabas sa santuario. Siya ay gaya ng tala sa umaga sa gitna ng ulap at gaya ng buwan sa kabilugan. Gaya ng araw na sumisikat sa templo ng kataas-taasan at gaya ng bahaghari na nagbibigay liwanag sa matingkad na ulap. At gaya ng bulaklak ng mga rosas sa tagsibol ng taon, gaya ng mga liryo sa tabi ng mga ilog ng tubig, at gaya ng mga sanga ng puno ng kamangyan sa panahon ng tag-araw, gaya ng apoy at insenso sa suuban, at gaya ng sisidlan ng pinukpok na ginto na nakalagay sa lahat ng uri ng mahalagang bato, at gaya ng magandang punong olibo na namumunga, at gaya ng puno ng sipres na tumutubo hanggang sa mga ulap. Nang isuot niya ang balabal ng karangalan at nararamdam ng kasakdalan ng kaluwalhatian, nang umakyat siya sa banal na dambana, ginawa niyang marangal ang damit ng kabanalan, nang kanyang kunin ang mga bahagi sa mga kamay ng mga saserdote, siya rin ay tumayo sa tabi ng apuyan ng dambana na napalilibutan gaya ng isang batang sedro sa Libanus at gaya ng mga puno ng palma ay kinugob niya sila sa palibot. Gayon ang lahat ng mga anak ni Aaron sa kanilang kaluwalhatian at ang mga alay sa Panginoon sa kanilang mga kamay sa harap ng buong kapisanan ng Israel. At tinapos ang paglilingkod sa dambana upang kanyang palamutihan ang handog ng kataas-taasang makapangyarihan sa lahat. Iniunat niya ang kanyang kamay sa saro at nagbuhos ng dugo ng ubas. Kanyang ibinuhos sa paanan ng dambana ang isang mabangong amoy sa kataas-taasang hari sa lahat. Nang magkagayoy, sumigaw ang mga anak ni Aaron at humihip ng mga trompeta na pilak at gumawa ng isang malakas na ingay upang marinig na pinakaalaala sa harap ng kataas-taasan. Pagkatapos ang lahat ng mga tao ay sama-samang nagmadali at nagpatira pa sa lupa sa kanilang mga mukha upang sambahin ang kanilang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kataas-taasan. Ang mga awit ay umawit din ng mga papuri sa kanilang mga tinig na may iba't ibang mga tunog doon na ginawang matamis na himig. At ang mga tao ay nagsumamo sa Panginoon, ang kataas-taasan, sa pamamagitan ng panalangin sa harap niya na mahabagin, hanggang sa natapos ang kapistahan ng Panginoon, at natapos nila ang kanyang paglilingkod. Nang magkagayoy bumaba siya, at itinaas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel, upang ibigay ang pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga labi at upang magalak sa kanyang pangalan. At sila ay yumukod upang sumamba sa pangalawang pagkakataon upang sila ay makatanggap ng isang pagpapala mula sa kataas-taasan. Ngayon nga'y purihin ninyo ang Diyos ng lahat na gumagawa lamang ng mga gilagilalas na bagay saanman na nagbubunyi sa ating mga araw mula sa bahay bata at gumagawa sa atin ayon sa kanyang awa. Pinagkalooban niya tayo ng kagalakan ng puso at ang kapayapaan ay nawa sa ating mga araw sa Israel magpakailanman upang patibayin niya ang kanyang awa sa atin at iligtas tayo sa kanyang panahon. May dalawang uri ng mga bansa na kinasusuklaman ng aking puso at ang ikatlo ay hindi bansa. Sila na nakaupo sa bundok ng Samaria silang tumatahan sa gitna ng mga Filisteo at iang mangmang na bayan na tumatahan sa Sikem. Isinulat ni Jesus na anak ni Sirach ng Jerusalem sa aklat na ito ang pagtuturo ng pagkaunawa at kaalaman na mula sa kanyang puso ay nagbuhos ng karunungan. Mapalad siya na masasanay sa mga bagay na ito
at siya na nag-iimbak ng mga ito sa kanyang puso ay magiging pantas. Sapagkat kung kanyang gagawin ang mga ito, siya ay magiging malakas sa lahat ng mga bagay. Sapagkat ang liwanag ng Panginoon ay pumapatnubay sa kanya, na siyang nagbibigay ng karunungan sa mga banal. Purihin ang pangalan ng Panginoon magpakailanman. Amen. Amen.